Dapat hindi maging kampante ang ating mga patrol units, patrol base, yung mga isolated areas na malayo po sa koneksyon ng main body unit nila, sapagkat iyan ang binabantayan din ng CPP, NPA, NDF. Colonel Hunson, baka kailangan i-review din natin yung support security sa mga isolated na posisyon ng ating mga patrol base, maliban pa doon sa binabanggit mo kanina na strengthening of mass interaction and mass support and network of support sa community. And hindi ba possibly din also, Colonel Hunson, na nagkaroon din ng inside information as part of maybe that this can be established as part of your investigation sa after incident report, na pwedeng naugnayan ang ibang mga CAFGO dito na ang pamilya nila ay nasa mass-based area dati at posibleng nakakuha ng impormasyon at upang gamitin sa patraidor na pag-atake sa ating mga unit na nagpapatrol. Is there a possibility also for that? Of course, we do not want to preempt the investigation that shall be conducted upon this kind of kalunos-lunos na insidente na nalagasan tayo. Colonel Hunson, you may qualify your answer without revealing yung track of investigation na sinusundan. Go ahead po, sir. Po na, kasama po yun sa ating pong tinitingnan. No? Meron na po tayong tinitingnan na CAFGO na yun. No? At ongoing po ang investigation at para naman po fair din po tayo. Baka naman po wala siyang ginawang kasalanan. No? Wala naman po siyang, hindi naman po talaga siya supporter. So tinitingnan, binabalance din po natin yan. No? Mm. So may possibility po, Eric, na may ganun po, no? Merong CAFGO na gumawa ng ganun. Kaya nalaman po at na-pattern, yes, yung movement at saka yung kanilang schedule of patrol. No? Actually, hindi lang po sila nagpa-patrol. Sila din po ay bumibisita sa mga komunidad upang alamin ang kanilang mga suliranin at ating po mabigyan ng solusyon. Pero sa kabila nun ay nagawa pa rin pong pagplanuhan at naikisinawi ng ating mga CAFGO. So, totoo po yun, Eric. At kasama po yun sa ating pong ongoing investigation. Yes, sir. Thank you for that. So, sir, yung sa sinabi ninyo, no, ganun pala yung ano nila, yung function nila, kinakamusta din nila, 'di ba? So napaka noble din ng undertaking nila, but at the same time I'm also seeing that yung kulang pa sa serbisyo ang gobyerno, na kailangan pa na ang CAFGO pa ang, yes, ang mangangamusta sa kanila at ganun, 'di ba? Sana ay yung mga ahensya ng gobyerno na mismo, 'di ba? Sana. So pa sana ganun yung ano natin. And I'm confident na siguro ganun kasi I can hear that your local executives are of the same mind, yes, naman. Pero sir, yung tanong ko dito, maybe to you and to Eric also, yung sinabi mo na word network ng suporta nitong ano, support, how this thing happened, no, this act of terrorism happened, because it seems like NPA lang ang gumawa niyan pero meron yang network of support na umaabot hanggang Kongreso, yes, no, yan si Arlene Brosas, Raul Manuel, Franz Castro, sila Teddy Casino, Renato Reyes, lahat yan, Carol Araulio, they're all part of this act of terrorism. No, because they are the leaders. So, in your almost 3 decades, no, as a soldier, could you at least help us understand, the Filipino people, help us understand yung connection ng act of terrorism at saka yung mga white urban white area, yung mga urban operatives. Dun sa network of support and, yes, network of conspiracy. Yes. Opo, Ma'am Louise, totoo po yan. Actually po, ang isa pong problema natin dito, especially doon po sa sitio Pag-asa, no, land dispute po siya at ito po yung kasama sa ating pong pinresent na isa pong agrarian revolution, no, agred po ito ng CTG and at the same time ancestral domain, nag-overlap po yan po ay ancestral domain ng Labo na nag-overlap po dito po sa Tagkawayan, So nakain po yung konting portion ng Tagkawayan, particular rin ng Barangay Mapulot po, ng Sitio Pag-asa. So, primary issue po siya, kay Eric, Ma'am Loring, Brother Frank. Tama. Kaya hindi po natin siya basta-basta ganun na lang kabilis. No? Malalim ang kanilang suliranin o kanilang mga problema.
na tingin ko po ay kailangan po natin dahan-dahaning ayusin with the help of our NCIP, with the Department of Agrarian Reform, and DIN, and other agencies of government, and even, syempre, yung atin pong local government unit. Dahil, yun po, may mga IPs at may mga non-IPs po rito. At ang lupa po ay medyo ano po pinag-aawayan po, no? Pinag-aawayan na kailangan po nating ma-settle yung iba pong mga issues na ito dito po sa lugar niya. Attorney Hanson, sir, magprangka ako diyan kay Ma'am Noreen, ngayon ko lang na-realize na tagkawayan Labo boundary pala ito. Di dyan nabubuhay ang CPP, NPA, NDF, Colonel Lonzon, sapagkat they pretend that they are the arbiter, they are the judge, and they are the yung nag-arrange ng negotiators. Yes. Na kunwari sila ang mag-settle ng land conflict. Peacemakers. Pero ang totoo dyan, yung mga pamilya na nagsusupport at nag-cooperate with the government authorities, not just with the military, yun ang tinatarget nilang i-isolate. Samantala yung pamilya na nare-recruit nila at napapasok sa kanilang mga politico-military organization at mga underground organization, yun ang pinapabura nila. So say they again, are not say, there say to again, arbiter. Eric. Say again, Eric. Ulitin ko, ha? Kasi that kind of ano, that kind of deception is kind of sophisticated for us people who are not terrorists. Correct, ma'am. Help us understand. So number one, yung boundary area na yan, para makapasok sila at makontrol ang pag-iisip at simpatya ng masa, papapil sila na kaming maglulutas. May armas sila eh. May dalawang party na nag-aaway. Mga magkakabaryo yan. Then malayo ang government, wala ang DAR, wala ang NCIP. At hindi regular. So kung nandyan ang DAR, kung nandyan ang NCIP, hindi dapat makapasok dito ang NPA. So yun in that nga absence, sabi ni Colonel Lonzon, na matagal na panahon hindi na-settle ito, nagpapil ang NPA. Pero may pero yun. Ang purpose, para kayo ay ma-organize. Sumama kayo sa mga organisasyon na bubuoy namin. Yung kilusang magbubukid nila na magiging PKM, pambansang katipunan ng mga magbubukid, Makibaka, Kabataang Makabayan, and then NPA, local militia. Magtatayo sila ng sarili nilang gobyerno daw. Diyan sa lugar. Yung mga gustong iseto lang issue, ma'am, na mga pamilya at masa, pero gobyerno ang kanilang line na lalapitan, yun ang bibirahin nila. At ito ang pinatay nila ay involved sa ganong konflikto. Ang pamilya, sa kaya gusto ng mga tao na gobyerno dapat ang mamagitan. Kung hindi dumating dyan ang army, ay talagang NPA ang gagawa ng ganitong mga pagpapatuloy na papapila nila ang mga land conflict, not to settle the issue but to exploit it in favor of their organization's interest na makapagbuo ng underground network, recruitment of the NPA, guerrilla zone, guerrilla base building na siyang iwinala at siyang itinaboy ng Armed Forces of the Philippines nang na-deployan nito ng army at pumasok ang role ng government bilang arbiter para sa conflict ng mamamayan. Tama ba ang kuha ko sa ganitong konteksto ng medyo komplikadong lugar ng QBC, Talikurang Basi ng Tagkawayan at Labo, Camarines Norte, Colonel Lonzon? Tama po, Kairik, no? Precisely, yan po ang isa pong nakita natin dyan. Ang problema po, ang tingin po nila sa ating government agencies like DNR ay kontrabida. Bakit ko nasabi? Pupunta po ang DNR doon, manghuhuli ng mga illegal cat, illegal loggers. Since time immemorial, especially po IP yan, di naman po nila alam yung boundaryhan dyan eh. Basta alam po nila, ancestral domain nila yan. Yes. Bigla po silang titigilan na mga na magputol. May mining area din po dyan. So may another resources ang ano dyan, ang CDPNP, NDF. Nagpapaning sila, pagbabawalan din sila magpaning ang DNR. So, ang labas ng ating agencies, kontrabida. Kaya tama po yung sinasabi nyo, Ka-Eric. Yes, no? Sir. Talagang ang labas ng ano dyan, protector talaga. Ang NPA ay nagprotector sa mga civilian, presidente dyan, upang pagpatuloy nila na sila ay makapagnina at makapagputol ng kahoy at para sa kanilang kabuhayan. Kasi yun naman po talaga yun eh. Ang problema, organisado sila. Yes, ng NPA. Parte sila ng masa. Yes. No, ng mass base ng CPP, PNDF. So, ganun po. Yun po ang isang kailangan pong tingnan natin. Especially dun po sa ating mga policy. You know? Kasi pagka malaking mining company, okay lang. Kasi meron
kung ano rito na papasok, malaking mining company. Ah, may malaki dyan, so, ano sa Labo. Eh, yung isang kahing isang tuka lang na nagpapaning-paning lang dyan, ng, nagmimina dyan, pagbabawalan mo, eh yun, magpapasok ka ng malaking mining company. So ano ba yun? So hindi po naiintindihan yun ng masa. Yung mga ganong klaseng tawag dito, sistema na meron tayo sa government, no? So yun po, kailangan po ito ng intervention from the national. Sige, kailangan po na tingnan po natin, reviewin po natin yung ating mga existing policies. At paano, at in the same manner, we need to continuously inform them, ano po ba yung mga do's and don'ts, ano yung mga, as part of our awareness drive sa kanila. So precisely yun po talaga, kaya hanggang ngayon sumusuporta sila dahil yun ang kabuhayan nila. Tapos pipigilan naman ng DNR, pipigilan ng yung pagmimina at saka pagpuputol ng kahoy, no? So yun po, wala namang naibibigay, tama po, Kari. So yun yung mga bagay na dahilan kung bakit lumalapit sila sa armadong NPA.